Wala na talagang pinatatawad ang mga wolf kapag winter dahil maging ang mga aso ay kinakain nila tulad nito. May iba na nabiktima pero may iba rin naman na lumaban para hindi makain ito. Nung maaktuhan ng farmer na ito na may wolf na nag-aabang sa mga alaga niya kasama ang aso, ay agad itong binugbog ng kanyang alaga. Sa laki ba naman ng kanggal na ito, ay parang wala itong magagawa. Na-distract lamang siya dahil sa tuta na kasama nito. Mukhang hindi kaya ng mga aso ang wolf kung mag-isa lamang. Habang kinakain ng wolf na ito, ang nahuli niyang tupa ay binalak siyang pagtulong-tulungan ng mga aso. Pero dito ay pumapalag ang wolf sa kanila. Lumalaban siya, kaya naman hindi siya nabulabog ng mga aso. Ayon sa uploader ng videong ito, habang binibisita nila ang mga alagang livestock, ay minamanmanan na pala sila ng coyote. Pero dahil nga sa kasama niyang pitbull, ay hindi siya nagawang atakihin ito. Dahil inunahan na ito ng pitbull, walang nagawa ang coyote sa lakas ng pitbull. Kahit na malakas ang mga kanggal, at sila ang taga-protekta sa mga livestock, ay mukhang nagkamali ang isang ito dahil hindi niya naprotektahan ang mga alaga. Dahil nga winter at hirap maghanap ng pagkain ng mga wolf, dito ay tinarget nila ang mga tupa. Pero dahil bata pa ang kanggal, ay hindi rin niya nagawang iligtas ang tupa. Nakain ito ng mga wolf. Naaktuhan din ng CCTV ang paghabol ng kanggal sa wolf na ito mula naman sa isang farm. Napatakbo na lang ng mabilis ang wolf. Habang naghahanap ng makakain ng wolf pack, ay nakita nila ang asong ito na nagbabantay sa daanan. Agad na nilapitan ito ng wolf pack. Inatake nila ang aso, pero medyo pumapalag pa ito. Nung marinig ito ng itim na aso, ay bumalik siya. Kaya dito ay pinagtulong-tulungan sila ng mga wolf. Wala nang nagawa ang dalawa hanggang sa sila ay nabiktima na nito. Makikita rin sa videong ito kung gaano kalakas ang wolf. Halos triple ng lakas ng pangkaraniwang aso. Paglapit ng gutom na wolf sa nakataling aso, ay agad niya itong kinagat at hinila ng malakas. Sa lakas ng paghila, ay putol ang tali. Kaya natangay siya nito. Hindi rin makalapit ang dalawa sa nakataling aso na ito noong ito ay kanyang tahulan ng tahulan. Matapang din naman ang mga German Shepherd. Kaya lang ay marami ang mga wolf na ito. Noong binalak nito na labanan ang mga wolf, ay agad siyang sinugod ng mga ito. Pinagtulong-tulungan ng German Shepherd, kaya wala siyang nagawa
gustong tumulong ng isang nakatali. Kaya lamang ay hindi rin naman sila mananalo. Hanggang sa huli ay naputol ang tali at nahila ang German Shepherd. Kung pakikitaan din naman talaga ng mga aso ng tapang ang mga wolf nito, ay hindi naman sila basta atakihin ang mga wolf. Dahil hindi rin naman sila kakayanin. Tulad ng nasa video ito, ang tatlong aso laban sa wolf pack. Kahit na nag-iisa naman ang wolf na ito, ay hindi siya natalo ng dalawang aso na gusto siyang labanan. Pinagtulungan ng dalawang wolf, pero mas malakas talaga at mas matibay ito, kaya nakaalis pa rin siya nang walang injury. Sinubukan ding habulin ng wolf ang mga tupa, pero hindi pumayag ang Tibetan Mastiff, kaya pinrotektahan niya ang mga alaga at hinabol pa niyang papalayo ang wolf. Natakot din naman ang wolf dahil mas malaki ito sa kanya. Ito naman ang Facebook ng mga domesticated wolf at ng wild wolf. Hindi nagpatalo ng pag-alulong ang mga alagang wolf, kaya napa-atras ang mga wild wolf. Pero nagkatitigan naman ang mga ito. Grabe, kaya masasabing sila ang isa rin sa mga hayop na hari ng winter. Ikaw, sa palagay mo, may mga aso pa kaya na kaya silang patumbahin at labanan kung one on one? Bukod sa alabay, kanggal, pitbull at iba pa. Kaya naman comment ka lang sa ibaba ng channel na to at pag-usapan natin